Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na-upload. Sanay akong makakita ng duguan at nag-aagaw na buhay ng tao sa harap ko, pero ibang epekto sa akin ang makita ko. Si Kenneth mismo ang sangkot at ngayon ay nag-aagaw buhay ito. Alam kong naiintindihan niya kung bakit ganoon ang sinabi ko kanina, dahil kailangan kong gawin iyon para sa kaligtasan namin mag-ina ni Althea. Gagamitin ni Kenneth laban sa akin ang mga ito kapag pinakita ko kung gaano siya kahalaga sa akin. Kapag ginawa ko ito, paano si Althea kung hawak na rin ako sa leeg ng mga kalaban ko? Pakiramdam ko, napakatagal ng oras na lumipas habang hinihintay kong lumabas ang doktor na mag-oopera kay Kenneth dito sa safe house ko. May sarili at magaling na doktor akong tauhan dito. Bagay na alam kong gagawin nilang lahat na mailigtas si Kenneth. Ligtas siya dito dahil walang mga ngahas na pasukin ang teritoryo ko. Dito muna kami ni Althea, dahil dito, katumbas ng kaligtasan namin ng anak ko, ang buhay ng mga tauhan ko. Miss J, bati agad sa akin ng doktor na lumabas mula sa operating room. How is he? Agad na tanong ko. Pakaramdam ko kasi kanina pa akong hindi makahinga na maayos habang hinihintay ang resulta ng operation kay Kenneth. He's safe now, Missy. Pero maselan pa rin ang kondisyon niya. Let's pray for the best. Seryoso na sagot ng doktor. Nakaharap ko. Thank you. That's a relief. Mahinang sabi ko rito. Nag-angat naman ang paningin ng doktor sa harap ko dahil hindi marahil makapaniwala sa narinig na sinabi ko. Sa bagay, kahit kailan ay hindi ako nagpasalamat sa kahit na kanino o isa man sa kanila dito. Siguro nga, nagbago na ako dahil naramdaman ko na malaki na ang pagbabago sa akin sa mga oras nito, dahil matinding pag-alala ang nasa puso at isipan ko para sa taong alam kong itinaya ang sariling buhay para sa kaligtasan namin ng anak ko. Lumipas na ang 24 hours na wala pa rin malay si Kenneth. Mahigpit na hawak ko ang kamay nito habang pinagmamasdan ko mukha niya. Para lang siyang natutulog na mahimbing na tila di alintana ang sakit at tama ng bala. Muntik nang kumitil sa buhay nito. Mami? Tawag ng anak ko na nakapasok na pala dito sa silid ng hindi ko namamalayan. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong ng anak ko kung bakit ang tagal magising ng daddy niya at kung kailan ito gigising talaga. Nakailang balik na kasi siya, kaya heto, daig pa niyang pulis kung mag-imbestiga. Magigising din si daddy, don't worry. Kailangan lang niya matulog para makapagpahinga siya. Napagod kasi siya dahil nakipaglaban siya sa mga bad guy na kalaro natin kahapon. Paliwanag ko. Oh, nag-charge si daddy para magkaroon ng energy? Nakakaunawa na sagot ng anak ko. Napangiti ako sa simpleng paliwanag ay nakuha ito ng anak ko. Ganito kasi ang alam niya, base na rin sa mga cartoon character na napapanood niya sa palabas. Sige na, Althea. Matulog ka na. Dito muna si mami, ha? Sabi ko sa anak ko na agad namang sumunod sa utos ko. Dala ng pagod at stress ay nakatulog ako sa gilid ng kama ni Kenneth habang nakaupo sa swivel chair. Nagising na lang ako nang maramdaman ko na may banayad na humaplo sa buho ko, kaya nag-angat ako ng paningin at nakita ko na nakatunghay pala si Kenneth sa akin. God, great! Gising ka na! Emosyonal na bulalas ko. Yeah, tinamaan lang ako pero buhay ako. Nakangiti na sagot nito. Napasimangot ako. Nagagawa pa niyang magsalita ng ganito, gayong kulang na lang maputol ang hininga ko sa takot at pag-alala habang hinihintay na magkamalay siya. Bakit ka ba kasi tinamaan ng bala? Kita mo na nga na marami sila. Sumigi ka pa. Hindi ka talaga nag-iisip. Sermon ko dito. Pwede naman kasi siyang tumakbo sa direksyon namin nang makita na dumating ang backup at rescue na tinawagan ko, pero hindi niya ginawa ng tumakbo ako hawak si Althea ng mahigpit para magtago sa likod ng sasakyan. Kapag sumunod ako sa inyo, higit na mapapahama kayo ni Althea. Nasa atin ang atensyon ng kalaban, kaya mabuti na naiwan ako para hindi kayo masundan. Paliwanag nito. Tumulo ang luha na matagal ko nang pinipigilan. Alam ko na ginawa niya ito
para sa amin ang anak namin. Dahil tulad niya, kung sakaling maulit man ang pangyayari na iyon, ay gagawin ko din ang tulad ng ginawa niya. Masiguro lang, naligtas si Althea. Sandali, ikukuha kita na makakain. Bigla ay sabi ko, tubig na lang please. Mahinang pakiusap nito. Walang kahit anong reklamo ang ginawa ko. Kaya naman, masaya ako na pagsilbihan siya dahil ito lamang ang alam kong kaya kong gawin sa ngayon para pasalamatan siya sa ginawa niyang pagliligtas sa amin ni Althea. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Maayos at ligtas na si Kenneth. Humingi siya ng emergency leave matapos ipaalam sa superior niya ang nangyari. Kaya nanatili siyang dito sa bahay ko nakatira sa ngayon. Kumusta ang lakad mo? Tanong ni Kenneth sa akin na maupo ako sa sofa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko sinagot ng tanong nito. Negative. Maikling sagot ko. Alam kasi niyang nag-iimbestiga ako ng palihim matapos na hindi ko may tago dito. Ang ginawa ko na minsan na nahuli akong may kausap na tauhan sa cellphone ko. Pinaimbestigahan ko na ang nangyari, Angel. Don't stress yourself too much. Lumalabas kasi na ako ang target talaga at hindi ikaw. Sagot ni Kenneth pero umiling ako. Hindi ganun ang nakikita ko, Kenneth. Hanggat may banta sa buhay nating dalawa at ni Althea, hindi ko ito pwedeng ipagwalang bahala. Seryoso, nasagot ko. Hinawakan nito ang kamay ko at marahang pinisil. Hanggat nasa serbisyo ako at pinamumunuan mo ang organisasyon na hawak mo, imposible na walang banta sa mga buhay natin. At ni Althea, Angel. Mahinaho na sabi ni Kenneth. Tama siya, dahil hindi ako naniniwala na siya lamang ang target ng mga taong tumambang sa amin. Sanay ako sa ganitong laro. Ang kalaban ko, Kenneth, obviously, ginagawa nito ito para mapunta at ma-divert ang investigation ko sa'yo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Saka ako kinabig pasandal sa balikat niya, dahilan para muli ay magrambulan ang tibok ng puso ko. Dulot ng malakas, nakabog ng dibdib ko. Ang sugat mo, Kenneth. Baka bumuka at mapersa yan. Paalala ko. It's okay. I know my limit. Napapikit na lamang ako nang halikan ako nito sa buhok matapos sabihin yun. I miss you, Angel. Ang tagal mo sa labas. Bulong pa nito. Eto na naman siya. Klingin na tila bata. Daig pa si Althea na lagi ay gusto'y nakadikit sa akin at nakasunod sa bawat kilos ko. Ang galing na ng anak natin sa self-defense, Angel. Natutuwa na sabi nito. Panay, ang marangaplos niya sa braso ko, kaya relax pati ang isip ko. Pinanood mo na naman si Althea? Tanong ko. Sabi ko sa'yo, dito ka lang at hindi pa yung tuluyan naghihilom na sugat mo. Bakit ba hindi ka marunong makinig? Nakasimangot. Nasagot ko. Ang tigas kasi ng ulo nito. Kahit anong sabihin ko, kapag si Althea ang pinag-uusapan, ay hindi ito nakikinig. Wala naman akong ginawa. Pinanood ko lang ang training niya. Isa pa, masamang damo ako kaya tingnan mo. Buhay pa ako. Natatawa na sagot nito. Napairap na lamang ako dito. Itong dahilan niya na ganito ang laging kinaiinisan ko. Akala mo kung makapagsalita siya ay hindi nag-aagaw buhay ang lalaking katabi ko. Bahala ka sa buhay mo. Kapag namatay ka ng maagang mag-aasawa na ako ng iba. Mataray. Nasagot ko sabay tayo at iniwan itong hindi nakasagot sa sinabi ko. Isa pa pala, bibigyan ko ng bagong daddy si Althea. Total naman, matigas ang ulo mo. Mainit ang ulo, nasabi ko pa nang lingunin ko ito. Uy, Angel, teka lang! Saan ka pupunta? Tanong nito na tumayo para sundan sana ako. Sa labas, maghahanap ng bagong tatay ni Althea. Bulyaw ko sabay pasok sa wardrobe ko para kumuha ng damit na isusot ko after ko makaligo. Ang buwisit na lalaking yun, naguwapan niyang tawanan ang sinabi ko. Gayong kulang na lang, mamatay na rin ako sa labis na pag-aalala, tapos heto siya, ang tigas ng ulo't nagdadahilan pa. Hindi na ako magtataka kung bakit ganyan din katigas ang ulo ni Althea, dahil walang duda na namana niya ito sa kanyang ama. Bakit nandito ka? Tanong ko na maabutan si Kenneth sa loob ng banyo nang pumasok ako. Babantayan kita baka bigla ka nga mawala at maghanap ka ng iba. Nakangisi na tila nakakaloko na sabi pa nito. Tigilan mo ko, Kenneth. Maliligo ako para mawala ang init ng ulo ko. Kapag hindi ka lumabas dito at nabwisit ako,
pauuwiin kita sa inyo. Banta ko pero ang loko. Tinawanan lang ako. As if naman na magagawa mo yan. Napairap ako. Bahala siya sa buhay niya. Naghubad na lang ako ng damit ko sa harap nito dahil may naisip akong plano na alam kong makakaganti ako sa lalaking kaharap ko. Sa sulok ng mga mata ko ay nakita ko kung paano ito napalunok ng ilang ulit, lalo na nang dahan-dahan kong ibinaba ang underwear ko at itinapon sa sulok. Bahala siyang manigas dahil alam kong bawal pa sa kanyang kumilos at gumalaw ng gusto, kaya sigurado akong ligtas ako. Inaakit mo ba ako, Angel? Malalim ang boses na tanong nito. My lips twist a little. Alam ko na hindi ako kayang tiisin ni Kenneth, lalo na kapag ganitong sineseduce ko siya. Marahan na humakbang ako sa shower room at naligo in a very seductive way. Bakit nandito ka pa? Mataray, natanong ko na makita na nakasandal ito sa sink habang pinapanood ako. Bakit, bawal ba? Binabantayan ko lang ang pag-aari ko. Nakakainis. Lahat ay ginawa ko na para maakit siya, pero after ng ilang lunok ni Kenneth ay mukhang wala ng epekto sa kanya. Lumabas ka na nga, as if naman may ibang lalaki na makakapasok dito. Nakangisi na sabi ko. Akala ko susunod ito, pero humakbang lamang siya palapit sa akin. Anong balak mo? Napalunok na tanong ko. Maliligo, kibit balikat na sagot nito. Nanlalaki ang mga mata ko nang bumaba ang paningin ko sa ibabang bahagi ng katawan nito, matapos subarin ang lahat ng saplot sa katawan na parang walang pakialam sa mundo, na basta na lamang siya nagtanggal ng damit sa harapan ko. Buhay na buhay, at alam kong handa na sa kahit anong laban kapag ginusto nito ang sandatang bumungad sa mga mata ko at magawi dito ang paningin ko. Afraid, Angel? Matiim ang titig sa mukha ko na tanong nito. Napangiwi ako, saka inirapan ito. Ngayon pa ba ako matatakot kung kailan natikman ko na yan lagi? Mahinang tawa ang pinakawalan nito, saka humakbang ilang hakbang palapit sa akin hanggang sa makorner niya ako sa sulok ng shower room. Hindi ba ito ang gusto mo, Angel? Kaya inaakit mo ko kanina. Namamaos na tanong nito nang bumaba sa punong tenga ko ang labi nito, habang nakulong na ako sa pagitan ng dalawang braso ni Kenneth na nakatukod sa dingding na nasasandalan ko. Hindi ah? Nauutal na sagot ko. Hindi ka kasi pwede magkikilos. Hindi pa magaling ang sugat mo. Paano kung bumukantahin yan? Mahina ang tinig na sagot ko. Nahigit ko ang hininga ko nang halika ni Kenneth ang leeg ko. Don't worry, papatunayan ko sa iyo na malakas na ako. Paos, nasagot pa nito. Biglang nagbago ang temperatura ng katawan ko. Kenneth, huwag ka munang malandi ngayon, magpigil ka muna. Pakiusap, nabulong ko. Ang hirap labanan ang nagtatalong isip at kagustuhan ng katawan ko, pero hindi ko pwedeng hayaan na ituloy ito ni Kenneth dahil mahirap na ipagsapalala ng kagustuhan niya dahil lamang sa nadala siya ng panunokso ko. Stop! Malakas na sabi ko, sabay tapik sa balikat nito. If you want, wag dito. Hindi ka pwedeng mag-bend. Kaya hindi safe para sa'yo ang ganito. Bigla ay lumabas sa labi ko. Gusto kong batukan ang sarili ko dahil ang unang pumasok sa isip ko ay pigilan siya at wag ituloy ito, pero hindi ko mapigil ang sarili ko na bigyan siya ng isa pang question na alam kong nagustuhan ito. Alright, magpapakabit na ako para may premyo ako. Nakangiti na sagot nito sa bihaplos ng marahan sa pisngi ko. Get ready, sabi pa nito nang bahagyang lumayo sa akin at halikan ako sa sulok ng labi ko. You need to pay for what you've done to me, Angel. Nanayo ang balahibo ko sa bawat sulok ng katawan ko, lalo na at matapos sabihin iyon ay bahagya ng kinagat ang punong tenga ko, sabay pasada ng dila in a very seductive way, dahilan para mag-init ang katawan ko. Ang lakas ng pintig ng puso ko na marinig kong binuksan ni Kenneth ang pintuan matapos itong maligo. Nauna na kasi akong lumabas matapos iwan siya sa loob ng banyo para maligo na maayos at walang istorbo. Napatitig na lamang ako sa mukha nito nang maglakad siya tila modelo
palapit sa gilid ng kama na kinuupuan ko paharap sa direksyon nito. Hindi pa rin nagbabago ang katawan niya, kundi lalo pang naging fit matapos ang ilang taon, marahil dahil lang sa lagi siya nag-i-ehersisyo. Para siyang hindi 36 years old kung titingnan, kung sa bagay, matanda na nga siya, pero hindi halata dahil maganda ang hulma ng katawan at mukha. "Dan, checking on me, Angel?" Walang emosyon, natanong nito na nasa harapan ko na ngayon. Napaangat tuloy ako ng mukha para tingnan ito dahil heto siya, nakatayo sa pagitan ng mga hita ko. "Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po."